What's up mga boss, mga madam, nandito tayo ngayon sa gubat. Nandito tayo ngayon sa gubat at magkakaroon tayo ng rock hunting. Yes, you heard that right, magkakaroon tayo ng rock hunting dahil gagamitin natin ito sa ating presentation sa geology. So mamaya ko na explain ng ibang detalye, let's go! This video will focus on discussing the three classifications of rocks, mainly the igneous rocks, sedimentary rocks, and the metamorphic rocks. So, let us locate them and discuss them one by one. So, let us proceed and enjoy this video, everyone. Meanwhile, before we start, let's clean each of them. A few inches later. Let's also name them individually. Yo, yo, yo! What's up, everyone? Nandito na tayo at i-discuss na natin ang mga rocks na ating nakuha sa ating ginawang rock hunting kanina. So, as you can see, we have our one piece shirt right here. Tsaka ang ating may wagang glasses para kung mukha tayo, you know, knowledgeable. So, yes, sir! Magsisimula po tayo dito sa batong to. Ang tinatawag nating the garnet rock. So guys, ano nga ba ang garnet rocks? So ayon sa research na aking isinagawa kanina, ang garnet rocks daw po ay pumapaloob sa metamorphic classification of rocks. Bakit? Dahil daw po itong mga garnet rocks ay karaniwang nag-undergo ng changes in its structure, size, at saka image. So ang marahil daw po sa ganitong klase ng garnet rocks na nakikita sa mga mountains at saka sa mga soily areas ay ang parent rock daw po nito, yung pyrolite nito, ay isang pegmatite or granite stone. So meron din naman daw po nagsasabi na ang mga garnet rocks ay uri ng igneous rocks, pero ang karaniwan po na makikita sa mga soily areas gaya nitong orange rock na to ay kina-classify as metamorphic rock.
So guys, marami nagtatanong kayo, saan nga ba ginagamit ng mga ganitong klaseng bato? Parang normal lang yung ganito, di ba? Pero what if I say na ito daw po ay importante sa ating industrial sector? So yun, ginagamit po ang mga garnets sa polishing, cleaning, filtration, gaya na lamang po ng water jet cleaning at saka water jet cutting. So yun, sa pamamagitan ng mga garnet, sa strong characteristics ng garnets, ay nagkakaroon po tayo ng tinatawag na water jets o your water jet cutting. So ginagamit po yun sa pagputol ng tiles tsaka sa pagbuo ng iba't ibang klase ng sculptures at tsaka materials. So yun po ang napaka-importanting ginagampanan ng mga garnet rocks, na kahit na parang simple lang nakikita mo lang sa paligid, ay meron po parang halaga yung ganitong klaseng mga bato. So guys, isa pa, marahil nakarinig na kayo ng garnets na ginagamit sa jewelry. So makaklassify din yun as isang uri ng garnets. Pero yung ganitong klaseng garnet na nabubuo o nag-undergo ng metamorphic changes ay makukonsider as important part of the industrial sector. Pero yung mga jewelry, garnet gems, ay yun po ay maaaring gamitin sa fashion at saka jewelry. So yung mga ganun gems po ay makukonsider natin as igneous rocks na po, hindi na po yun metamorphic, dahil yung ito po nga sample natin is makukonsider as metamorphized rock galing sa pegmatite o kaya po ay sa granite. So guys, ang ating next naman po ay ang conglomerate rocks. Yes sir. So marahil narinig na ninyo ito sa ating mga discussion dito sa geology. Ang conglomerate rocks po ay pumapaloob sa ating sedimentary classification of rocks. So yes po, ito po ay isang uri ng clastic sedimentary rocks. So based on its structure po, meron po siyang mga grains at saka iba't ibang klase ng form materials na matatawag po natin kanyang clasts. So ang conglomerate po ay isa sa pinaka-common na bato na magbibigay sa atin ng definition ng sedimentary rocks. So kanina po ay nakita natin to, or nahan po natin tong batong to sa ilog or sa river. So marahil nagtataka kayo kung saan nga ba ginagamit ang mga conglomerate rocks. So dahil nga ang structure nito ay nabubuo ng mga fine-grained small particles or sediments ng mga matrix sediments, ito pong conglomerate ay crucial sa ating construction industry, dahil yung mga sediments na yun po ay kapag nadurog or pagka na-crush ay magiging maaari pong magamit natin sa pag-powder ng mga necessary material sa pagbuo ng mga buildings, gaya na lang po ng cement, mga gravel, ganyan. So ang conglomerate po ay isa sa pinaka-crucial na sedimentary rocks, despite of the fact that na ito po ay isa sa pinaka-common ng mga bato na makikita sa mga rivers. Yan, sedimentary rocks na yan ay meron po itong ginagampan ng mahalagang purpose sa construction and building industry. So guys, ang ating next challenger ay itong unusual coarse texture na bato na tinatawag na pyrochlore rock. So ayon sa research ko kanina, napakaraming sources na nagsasabi na ang ganitong klase daw ng bato ay tinatawag na pyrochlore. So ano nga ba ang pyrochlore rock? Ayon din sa sinagawa kong research kanina, ang pyrochlore rock daw ay pumapaloob sa igneous classification of rock. So yun po, igneous classification of rock daw po ang pyrochlore. So ang texture daw po nito ay may halintulad natin sa mga pegmatite rocks. So alam naman po natin ang pegmatite ay isang uri ng igneous rock. So may halintulad daw po ito, dahil ang texture po nito ay despite na coarse siya, ay isa po siyang napaka-solid na igneous rock. So di kagaya po ng ibang igneous rock na bisikular, yung may mga butas-butas, ito pong pyrochlore ay masasabi na isang solid na igneous rock. So marahil napapaisip din kayo guys kung saan nga ba ginagamit ang mga pyrochlore rocks or mga pyrochlore pieces gaya nito. So ayon sa aking research ay napakahalaga daw po ng mga pyrochlore rocks sa mga technological innovations and advancements, gaya na lamang daw po ng nuclear waste immobilization, heat barriers, tsaka conductors po ng electricity, saka din po sa pagbuo po ng mga engine ng mga vehicles. So yun po,
ang pyroclurs po ay isa sa pinaka-importanting bato na ginagamit po natin para maka-achieve po tayo ng iba't ibang klaseng technological products at saka innovations as of now. So guys, ang ating next contender naman po ay ang napaka-common. Alam na po natin siguro dulat ang mga marble stones. So ano nga ba ang marble stone? So ayon sa aking research, ang marble stone daw po ay isang metamorphic rock. Bakit? Dahil ang parent rock daw po nito, ang pyrolite nitong ganitong klaseng bato ay ang mga limestone. So ito po ay sinasabi na isang solid na example ng metamorphic rock. So guys, saan nga ba ginagamit ang mga marble stones? So marami pinagagamitan ng ganitong klaseng decorative stones. So gaya nga na sinabi ko na ito yung decorative stone, ginagamit ito sa mga monuments, statues or mga sculptures, sa mga interior designs, tabletops gaya ng sa mga kitchen at saka sa mga novelties. So yun, ang mga marbles din ay maaaring gamitin sa mga jewelry at saka sa iba't iba pang important materials na paggagamitan ng ganitong klaseng bato. So yun, maraming paggagamitan ng mga marbles. So hindi naman tayo siguro iba sa kayang possibility na mabibigay sa atin ng mga marble stones. So solid na metamorphic rock. So guys, ang panglima sa ating mga contender ngayon ay ang vesicular basalt. So guys, yan, vesicular basalt. So ano nga ba ang mga vesicular basalt? So ayon po sa aking research na ikinanda kanina, ang ganitong image daw po ng rock, ang ganitong klase ng rock ay isang uri ng igneous rock. Opo, isa po siyang volcanic rock. So bakit nga po ba siya tinatawag na vesicular? So meron pong kategory sa igneous rock na tinatawag na vesicular texture or category. Yung vesicular po na yun ay yung mga rocks, igneous rocks na meron po mga butas-butas. Yan, butas-butas po sa palibot niya. Yan. So despite po sa laki nitong bato na to ay medyo po siya magaan. Marahil po yun ay dahil po sa mga butas-butas na yan. So nangyayari po yung butas-butas na yan dahil po pagka po lumabas siya sa isang volcano ay natatrap po yung mga gas sa loob, tapos nagkakaroon po siya ng mga bubbles. So pagka lumamig na po yung bato o itong basalt na to ay nagkakaroon na po siya ng mga holes. Yan. Marahil po ay itong bato na po, batong ito po ay galing sa isang vulkan, tapos naanod lang po yun sa beach na pinagkunan ko. So yun, isa po siyang vesicular basalt. So isa pa sa importante po na dapat nating malaman ay kung saan ginagamit ang mga vesicular basalt or commonly yung mga basalt na lang po. So yung basalt po is ginagamit sa construction industry din. So dinudurog po siya at yung kanyang mga components o yung kanyang unique characteristic ay ginagamit po natin sa mga aggregates. Gaya po sa cement aggregates, balast po sa mga railroads at saka po sa mga pavements or dun sa mga asphalt pavements na ginagamit natin sa mga kalsada. So yun, marami po pinagagamitan ng mga basalt at ang ganitong klase ng basalt po, vesicular, ay maaari din natin gamitin dun. So importante po malaman natin ito dahil as engineers ay importanteng alam natin kung saan ang galing ang mga simento, ang mga asfalto at saka po yung mga balast na ginagamit sa mga railroads. So yan. So let's move on sa ating pang-anim or next na contender dito sa video ito, at ito po ang limonite rock. So ano nga ba po ang limonite rock? So ayon po din sa aking sinagawang research about dito sa bato na to, ang limonite rock daw po ay isang uri ng sedimentary rock. Ito po ay under the secondary category ng mga minerals. So siya po ay nanggaling sa pag-weather or weathering ng iron ores. So yun po, galing po siya sa iron ores, tapos siya po ay na-associate sa mga iba't ibang klase ng sediments gaya ng clay, sand at saka gravel. So yun po, nabubuo po itong ganitong klase ng rock sa mga deposits at saka concretions na commonly po ay sa mga soil at saka sa mga mountains. Yun, so saan nga ba ginagamit ang mga limonite rock? So ayon po sa mga ancient times, ang mga limonite rocks daw po ay
kinakategorize as ornamental materials. So yun po. Ito pong mga bato na to ay dahil sa kanilang iron cut iron components ay ginagawa pong small ornamental materials gaya po ng mga beads. So yun po. Yun po ang isa sa pinakagamit ng mga limonite rocks. Yung kanyang iron capabilities o yung kanyang kahawigan sa iron ay nagsisilbing malaking epekto para maging useful po yung ganitong klase ng bato. So guys, ang next sa ating mga challenger ngayon ay ang sandstone. Yan, sandstone, para napaka-common ng pangalan niya, diba? Pero ang sandstone po ay isang uri ng sedimentary rock. Isa sa pinaka-common na sedimentary rock. Ito po ay nabubuo yung kanya pong composition at saka texture yan ay nabubuo sa pamamagitan ng pagde-deposit ng mga sand aggregates at saka sediments. So yun, kaya nga po siya tinatawag na sandstone. So particularly ito pong sandstone na ito ay nakuha ko nearby beach gaya po ng mga naunang bato kanina. So yun po, sandstone. Pwede ka rin po makakita ng ganitong klaseng bato sa rivers at saka sa iba't ibang lugar na maaaring magkaroon ng sand deposition. So yun, sandstone, napaka-common. Maaaring meron po ito sa tabi ng bahay nyo o kaya sa dinadaanan nyo araw-araw. So guys, saan nga ba ginagamit? Ano nga ba ang importance ng mga sandstone? So yun, isa sa pinaka-importanting element ng building industry ay ang sand. So masasabi natin na ang sandstone ay isa sa pinaka-crucial na bato na ginagamit natin sa pag-build at pag-innovate ng mga infrastructures. So guys, ang sandstone po ay ginagamit gaya na lamang sa furnaces, yan, pagbubuo ng glass, pag-build ng mga buildings bilang panghalo sa semento, yun. Siyempre, pag nagkakaroon tayo ng concrete, dapat kailangan natin ng cement at saka sand. So yun guys, ilan lang sa mga gamit ng sandstone yan. So ginagamit din ng sandstone sa pag-formulate ng paint at saka ng iba't ibang technological innovation gaya na lamang ng mga chips sa television at saka sa mga gadget. Yun, yun ang importance ng sandstone. So guys, ang next challenger po natin ngayon ay isa sa pinaka-uncommon na bato na nakita ko ngayon. So ito daw po ang tinatawag natin na Leuco Granite. So yan, ang texture po niya ay parang glassy or crystal pero matigas siya, yan, na makinang pag tinatamaan siya ng ilaw. So yan, Leuco Granite po siya. So ano nga ba ang Leuco Granite? So ayon sa research na ginawa ko kanina, ang Leuco Granite daw po pumapalob sa Igneous category or Igneous classification of rocks. So yun, bakit nga daw po ito tinawag na Igneous? Dahil daw po ito'y nabuo sa pamamagitan ng pagmelt ng mga metamorphized sedimentary rocks or sedimentary grains. So parang pinagsama-sama na sila, no? So ang Leuco Granite daw po ay kapag tinunaw yung isang sedimentary rock na naging metamorphic rock, tapos nabuo ito or nag-cool down sa Earth's crust, ay nag-formulate daw po ito ng bagong bato na tinatawag natin na Leuco Granite. So associated din po ito ng granites. So yun, isa po siyang igneous rock. So saan nga ba ginagamit namang ganitong klaseng bato? So for the purpose of Leuco Granite, walang specific na purpose ito other than jewelry. So mag-focus tayo sa granite. So alam naman natin na ang granite ay isa sa pinaka-importanting aspect or bato na ginagamit sa construction at saka architectural building. So yun, marahil itong Leuco Granite ay magagamit din natin sa mga architectural designs, interior at saka exterior buildings na ating gagawin or paplanuin sa ating engineering journey. So yun, Leuco Granite, isa sa pinaka-unusual na bato na nakita ko, kumikinang tapos parang merong mga crystal. So yan, yan po ang Leuco Granite. So guys, dumako naman tayo sa second to the last challenger natin ngayon, ang mga magnetites. So as you can see, ang mga magnetites ay mayroong black at saka opaque structure. So yan, masasabi daw po ng mga magnetites ay isa sa pinaka-abundant ores na makikita natin sa paligid, lalo na sa mga rivers gaya nito dahil nakuha ko po siya sa river kanina. So yun, ano nga ba ang mga magnetites? So ang magnetites daw po ay maaaring makategorize as igneous, metamorphic, or sedimentary rocks. Pero base po sa aking research, merong mga sources na nagsasabi na itong ganitong klase ng
magnetite ay isang metamorphic rock. So yun din natin masasabi kung ano nga ba ang kanyang parent rock or yung pyrolite niya, pero malaking possibility na ito po ay isang metamorphic rock. So saan nga ba ginagamit ang mga magnetite? So aside from being a magnet element, yan, attraction ng mga steel o conductor, ito po ay isa sa pinaka-crucial na element na ginagamit sa pag-formulate ng steel, yun, ng mga bakal. So ginagamit po siya sa pagbubuo ng mga bars na ginagamit natin sa construction, lalo na sa foundation, tsaka pagbubuo ng mga walls, yun. Yung steel ay isa sa pinaka-importanting material sa building, so ang magnetite po ay isa sa mga factors na ginagamit natin sa pagbuo ng ganitong klase ng material. So yun, magnetites. Abundant rocks, napaka-solid. So yun guys, dumako naman tayo sa pang-last o pang-sampun na challenger natin sa video nito, ang quartzite. So saan ko nga ba ito nakuha? Nakuha ko dito ang quartzite sa beach or nearby the ocean. Yan. So, quartzite. So, ano nga ba ang quartzite? Ayon sa research na isinagawa ko din kanina about dito sa bato na to, ang quartzite daw po ay isang metamorphic rock. So, yun po. Siya po ay metamorphic rock na nabuo sa pamamagitan ng pag-expose ng sandstone o chert. Ang sandstone o chert po ay isang sedimentary rock. So, pag na-expose po yung sandstone o chert sa high temperature, tapos nagkaroon po siya ng exposure sa quartz or quartz minerals, ay makakabuo po tayo ng mga quartzite. So yun po, isa po sa pinaka common na bato na makikita natin sa beaches. So yun. So saan nga ba ginagamit ang quartzite? So importante yung malaman natin na ang quartzite ay isa kinukonsider na decorative stone. So yun po, ang mga quartzite daw po ay kinukonsider na decorative stone dahil ito po ay main ingredient na ginagamit natin sa mga tiles at saka sa pagbubuo ng iba't ibang klase ng walls. So yun po, ang quartzite po ay magamit natin sa construction, lalo na sa interior building ng ating mga kinoconstruct na project. So yun po, quartzite, panghuling contender natin sa video na to, napaka-solid. So guys, nandito na tayo sa ending or conclusion ng ating video presentation. So as you can see, nasa harapan natin ang mga bato, ang 10 rocks na ating hinant, in-explain at diniscuss dito sa video presentation dito sa ating subject ng geology. So wala po tayong kakainin dyan ha, hindi po tayo kumakain ng bato. So guys, kumuha tayo ng iba't ibang bato sa iba't ibang sources o locations. Kumuha tayo sa dagat, sa river, sa mountains, sa flat surfaces. So, ginawa natin yun para masagot ang tanong, ano nga ba ang makukuha nating bato? Ano nga ba ang classification ng category ng bato na makukuha natin pag tayo kumuha sa dagat? Sedimentary ba? Metamorphic ba? Or igneous ba? So, yun, para magkaroon tayo ng unbiased selection of samples. So, ayon sa ating ginawa ay masaya naman tayo dahil nakakuha tayo ng igneous, metamorphic at saka sedimentary rocks from different sources here in our surroundings. So yun, ano nga ba ang importance guys ng pag-aaral ng ganitong klase ng knowledge? Yun? Ano nga ba ang importante? Ano nga ba ang importance ng pagkakaroon ng knowledge about sa structure or uses ng mga ganitong klaseng bato? So as geology student, personally, na masabi ko na napaka-important ng pagkakaroon ng knowledge sa structure at saka uses ng mga bato na nakikita natin sa paligid. So bakit? Dahil magkakaroon tayo ng specific knowledge dun sa mga bagay na pinagagamitan nila, lalo na sa construction. So as an engineering student, importante na may knowledge tayo about dun. Hindi natin alam na yung magnetite pala, yung tinatapak-tapakan nating bato, ginagamit pala sa pag-formulate ng steel or bakal. Hindi natin alam na itong ganitong klaseng bato pala, sandstone, ginagamit sa cement aggregate. Di ba dapat magkaroon tayo ng kumbagang minimal stock knowledge para meron tayong background idea dun sa mga bato na yun. So dapat nating makonsider na pag-aralan ng ganitong klaseng topics para as engineers ay hindi tayo mapaghulihan sa mga ganitong klaseng usapin. Yun guys. So yung mga bato na yan ay importante sa building at saka construction fields. So yun. I hope na nag-enjoy kayo dito sa video na to at masasabi ko na
napakahalaga ng video na to para sa ating lahat, hindi lamang as geology students, pero bilang engineering students as well. So yan yung magpakilala ulit. Ako si TYRON James R. Romulo Monteclaro, isang geology student na nag-aaral ng BSCE or BS Civil Engineering sa MSE Section 2B. So yun lang. Thank you at sana nag-enjoy kayo. Have a nice day ahead.